Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating Diyos na buhay. Magandang mapagpalang kapalan at ganun din po magandang panahon. Salamat po kay Lord at tayo'y panginan ulit ang ating Panginoon. So, pansamantala po tayong ito po at tayo po ay manalangin. Ang ito na tuwing Sabado mayroon yung fellowship upang mapakinggan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po namin din dinadalangin ang bawat isa sa amin, ang lahat ng nakikinig sa malayong lugar, may ibang bansa man o sa buong Pilipinas. Panginoon, ang salita mo makapangyarihan. Ito po ay matalas kasi alinmang tabak mong kabilay talim. Tumatagos ito maging sa pinaghiwalay ng aming mga kaluluwa at spirito. Matawad, Panginoon, sa aming mapagsarangsang na inarapat. Tulong po ang iyong lingkod na patuloy may isagawa ang gawain upang marami pang kaluluwang maligtas at magbalik loob sa iyo. Panginoon, salamat po sa mga biyaya na aming tinatamasa sa araw-araw. Salamat sa kapayapaan ng kapaligiran, ganoon din Panginoon, sa mabuting balita na aming mapapakinggan sa umaging to at maasa tanghali ito upang magbigay sa amin ng liwanag at kapayapaan, kagalingan sa bawat may karamdaman. Pare God, marami pong salamat sa ngalan ng Yeso Kristo na aming tagapagligtas. Patuloy po namin itinataboy ang lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Marami pong salamat o Diyos, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng ito. Jesus name. Amen. So, magandang hapon po muli. Binabati ko po kayo muli sa mga brothers and sisters. Ang tatalakayin po natin ngayon, mga kapatid, ay tungkol sa salita ng Diyos. Sabi nga, ipamuhay ang salita ng Diyos. Yan. So, buksan po natin ang aklat ng Hebreo 4.12. Ito po ay sulat po sa aklat ng Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo na ano nga ba ang salita ng Diyos at bakit kailangan po natin ito ipahayag sa lahat ng tao. Ang sabi po dito sa Hebreo 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay ay buhay, mabisa, higit na matalas kaysa limang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at spirito, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Yan po, sinagot na po tayo ng Biblia na ano nga ba ang salita ng Diyos? Unang-una, sabi niya ang salita ng Diyos ay buhay. Pangalawa, mabisa. Kapag tayo may karamdaman at tayo pinapanalangin ng sinumang lingkod ng Diyos, mga pastors or mga pastora, no? At malakas ang iyong faith kay God, ito po ay talagang mahusay. Tulad po ng aking naranasan bago po kami tinawag ng Lord sa pagsaserve kay God, nagkaroon po ako ng sakit sa ubaryo. Testimony ko po muna ito sa inyo. At ang aki pong mga ano po na binigay ng Lord, yung salita ng Diyos. 2 hours po ako nung 2 hours nagbabasa araw-araw. Ginagawa ko po yun. At enjoy naman po ako sa dami ng mga salita dito na napakaganda. Na hindi naman po sa ating tinuturo na mga nauna sa ating nagturo. So, namalayan ko po yung aking sakit. Nagkaroon po ako ng 2 weeks na bleeding sa aking ubaryo. Meron po akong 3.9 centimeter na cyst sa ovary. Sa awa ng Diyos, ano po, gumaling po ako. Nung ako'y nagbe-bleeding araw-araw, siyempre, pag ikaw araw-araw na nagbe-bleeding, para kang mahihilo. Pero sa kaiban po sa aking nararamdaman, wala po akong nararamdaman na pagkahilo. Basta't araw-araw po akong nagbabasa ng Word of God. Pagkagising ko sa umaga,
Simulan ko ng 6 o'clock akong magdasal. Tapos mag-umbisa na ako magbasa. Hanggang 8 o'clock po ako ng morning. So, hinayaan lang po ako ni Pastor kung hanggang anong oras ako matapos. Namalayang ko po tumigil ang bleeding ko. Hanggang sa may nag-alok sa akin na kapatiran na ako'y magpa-check up sa doktor. At nung ako po'y pinap smear, ano po, bali, ano kami, mga kasamaan po namin doon dahil may libreng operasyon. Ayoko po talaga magpa-opera. Sabi ko kay Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, na ako'y gumaling sa aking karamdaman. Sa awa ng Diyos, nung ako'y na-pap smear, after 1 week, kinuha ko po yung result, negative ko. So, buong puso ako naniniwala na sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay. Mabisa. Sabi nga dito, higit na mataras kaysa limang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinag-iwalay ng kaluluwa at espiritu, maging sa kasukasuan ng utak sa buto at nakatataw ng mga iniisip at binabalak ng tao. Alam niyo po, kapag malakas po ang faith natin kay God at patuloy po tayong sumusunod sa kanyang kalooban, yung mga karamdaman niyan, hindi po tayo dadapuan. Kaya pinahintulot ng Lord yung mga karamdaman na yan para matuto tayong hanapin natin ang Panginoon. Kasi sa lumang buhay po namin, ang aming sinasampalatayan ay Diyos na patay, Diyos-Diyosan. Kaya kahit anong dasal mo araw-araw, walang pagbabago ang buhay namin. Oo, may trabaho ka. Oo, kumakain ka. Oo, ginagawa mo ang lahat na paraan. Pero iba kapag may Diyos kang totoo. Aanin man natin ang ating pera kung wala naman tayong tunay na pananampalataya. Malungkot ka pa rin. Diba? Yung mga bagay po dito sa mundo, ipansamantala lang po yan. So, sabi nga, ulitin ko po uli, ang salita ng Diyos ay buhay unang-una. Pangalawa, mabisa, higit na matalas kaysa rin mang tabak na magkabilay talim. Nakakita na po tayo, di ba, ng tabak. Na kapag ito itinarak po sa katawan ng tao, ito po ay napakasakit at dumurgo pag nalaslas ang katawan ng tao. Pero sabi nga, ganun ang katalas ang salita ng Diyos. No? Yung lahat ng ginagawa ni Satan sa katawan ng tao ay pinatabak niya. Pinapawit niya. Kaya ang tao gumagaling. No? So, ang mga doktor din po, kasangkapan rin niyang ng Lord, pero higit pong makapangyari ng Diyos. Kasi siya po ang lumikha sa tao. Sabi nga, ito'y tumatagos. Maging sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu. Di ba, may kaluluwa po tayo, yung 5 senses. At espiritu, ano ba yung kaluluwang tinatawag? Ang alam ng maraming tao, hindi nakakakilala sa tunay na pananampalataya, ang kaluluwa, multo. Hindi po yung multo. Ang kaluluwa pong tinatawag, yung 5 senses po ng tao. Yung pandinig, paningin, pangamoy, panlasa, at pakiramdam. Yan po ang kaluluwa. Yung soul, no? Sa English. Yung spirit natin. May spirit tayo. At sabi nga dito, ng mga kasukasuan. Di ba may mga kasukasuan po tayo, mga joint tayo. At utak sa buto. Yung bone marrow. At nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Hindi ba natin nakikita ang Diyos, pero alam ng Diyos ang ating mga iniisip, alam ng Diyos ang ating mga binabalak, mabuti man ito ay masama. Ngayon, sa paanong paraan po natin pamumuhay ang salita ng Diyos? Una, prayer. Pananalangin po, no? Kailangan po natin ang panalangin. Mayroon po tayong 5 daliri. Amen po ba? Sa kamay. 2 ang ating kamay. 5 daliri. At may palad po tayo. Dito po, sa spiritual na pagbabasa po ng Word of God,
sa pamumuhay po natin ng salita ng Diyos, mayroon po tayong panalangin. Pangalawang daliri, pakikinig. Pangatlong daliri, pagbabasa. Pang-apat na daliri, pag-aaral. At panglima, pagdili-dili. Yan, memorize, prayer. Muna-muna po, ulitin ko. Prayer, pananalangin. Hear, pakikinig. Pangatlo, read, pagbabasa. Study, pag-aaral. Memorize, pagdili-dili. At pang-apat, application. Ay, pang-anim, pang-application. Yan po. Kapag po tayo walang application, para kang bumili na ang make-up na hindi mo naman in-apply sa yung mukha. Kaya hindi nagiging maayos yung mukha mo. Pero kailangan natin, sabi nga, kailangan natin ang pananalangin niya. Talakayin po muna natin yung pantungkol sa prayer. Ano po bang sinabi po sa aklat ng Thessalonians? Unang Thessalonians chapter 5 verse 17. Yan. First Thessalonians, Thessalonica. O kaya Thessalonians chapter 5 verse 17. Sabi po dito sa tungkol sa panalangin. Maging matyaga sa pananalangin. Yan. Yan po ang sinasabi po sa sulat ni Apostle Paul. Na kailangan po natin ang maging matyaga tayo sa pananalangin. Ngayon, paano tayo magiging success kung wala naman tayong tiyaga? Kapag tayo may kahilingan sa Lord, di ba nananalangin tayo, Panginoon, pagkaluban mo po kami ng ganito. Pagkaluban mo makapagtapos ang aking anak sa pag-aaral. Pagkaluban ng trabaho, pagkatapos. At huwag munang mag-aasawa. Ganyan, mga prayer natin, mga prayer request, no? Kaya sabi ni Lord, ayon pa sa sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonians, maging matyaga. Ano mang bagay na ating ginagawa, kailangan may kaakibat o kasama pagiging matyaga. Napakahalaga po ang pagtyaga, no? Kapag wala po tayong tiyaga, hindi po natin nakakamit ang gusto natin sa buhay. Pangalawa, hear, pakikinig. Mahalaga po ang pakikinig. Amen po ba? Kaya katulad every Saturday, nasa online po tayo, yung mga tao pong nakikinig ng Word of God ay paswerte po yan. Bakit? Marami po silang nauunawaan. Huwag po nating katamaran ang pakikinig ng mensahe ng Lord dahil ito po ang magbibigay sa atin na kaligtasan. Sa aklat po ng Roma, chapter 10, Romans chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Di ba po? Mayroon tayong faith. Ang bunga pala niyan ay pakikinig. At makakapanginig lang po tayo o ang tao kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Ay kung walang mangangaral, edi mag-ano ka na lang, magsarili ka na lang ng pagbabasa. Ipapaunawa naman yan sa iyo ng Diyos. At kung may mag-pray over sa iyo, tumanggap ka ng Spirit ni God, mas the best. Pangalawa na po yan, una, panalangin. And then, pangalawa, pakikinig. Pangatlo, na word of God, ay pangalawang word of God tungkol sa pakikinig. Ang sabi po dito sa aklat ng Lucas 10, verse 16. Pakinggan po natin mga kapatid sa Lucas chapter 10, verse 16. Ang sabi po dito ng Panginoon, ito po'y babala ng Lord sa mga bayang di nagsisisi. Yan. Ang nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin, kay Jesus. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin, sabi ni Jesus. Halimbawa, sinugo ka. Share mo siya ng Word of God. Ayaw kang tanggapin.
tinatakwil ka. Sabi ni Jesus, siya ang itinatakwil ng tao. At ang nagtatakwil sa akin kay Lord Jesus ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Sino yung nagsugo kay Jesus? Ang ating Diyos Ama. Naparito siya sa mundo upang ipangaral ang salita ng Diyos. Upang maraming taong maligtas sa kasalanan mo. At hindi mapunta ng impyerno. Yan po ang nais ng Lord. Ang sabi ng Lord, yung mga nakikinig sa inyo kapag nagsishare ka ng gospel, unang mabuting balita ng ating Panginoon, ay nakikinig sa Panginoong Jesus. At yung mga nagtatakwil naman sa mga taong nagsishare, si Jesus naman ang tinatakwil. Kasi salita niya po itong daladala niya. Hindi po ito salita ng tao. Batas po ito ng Diyos na dapat po natin ipamuhay at katangutan. At higit sa lahat, para tayo magkaroon na buhay na walang hanggan. Ganun din ang sinabi sa Pahayag chapter 2 o Revelation chapter 2 verse 7. Kung may pandinig kayo, tinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu ng sa mga iglesia. Sabi niya dito, kung may pandinig. Lahat naman tayo po ay may pandinig. Maliban lang doon sa ayaw makinig. Binigyan tayo ng dalawang tenga. Amen po ba? Para mabingi man yung isa, kung masira man yung ating pandinig na isa, mayroon pa rin isang makikinig. Kaya sabi niya, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Yung mga iglesia po na yon, yung mga taong Kristo. Ang tawag po dyan, iglesia. Kaya nga, di ba may title ng church? Iglesia ni Kristo, Church of Christ. No? Yan, pangatlo, pagbabasa. Maraming tao na marunong bumasa at marami din tao hindi marunong bumasa. Amen po ba? Pero ang sabi po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Yan. Dito po sinasabi po ni Apostle Paul kay Timothy, kabataang manggagawa ni Apostol Paul, na iukol itoon ni Timothy ang kanyang panahon sa pagbabasa bilang lingkod ng Diyos. Pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa pagdumating. Maraming tao na inuukol ang panahon sa pagtitingin ng Facebook, pag-EML, pag-TikTok, o ano-ano pang ginagawa, panunood ng telebisyon. Mas marami silang panahon doon. Kapatid, ngayon pa na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, salasalabat na po ang nangyayaring kalamidad, karahasan, pagnanakaw ng mga tao sa kapaligiran, ng mga ginagamit ng kaaway. Kapatid, matakot po tayo, no? Kung mayroon po pa tayong nalalabing takot sa Diyos, bigyan po natin ng panahon ang ating Panginoon na nangungusap sa maraming churches na araw-araw nagsiserve kay God. Kaya nga sabi niya, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa. Hindi niya sinabi dito na iukol mo ang iyong panahon sa panunod ng telebisyon at makinig ka ng mga drama. Hindi ganun. Alam mo paano magkakaroon ng anointing ang tao kung ang panahon niya sa mundo, kalahati sa Diyos. Maraming taong ganyan. Haling sa kabuhayan, sa trabaho. Wala nang simba-simba, puro trabaho. Pamigay ng mga kabuhayan. Magkakandidato ngayon, ang daming magkakandidato po ngayon. Kahit Linggo, kinukuha ang panahon. Diba sa Exodo, anong sinabi ng Lord? Na huwag tayong magtatrabaho kapag araw ng Sunday. Ituon natin sa Lord
makinig tayo ng mensahe niya. Ay hindi. Haling na haling, lalo na yung mga opisyalis ngayon ng ating gobyerno. Ha? Huwag po kayong mag-open. Masakit ang katotohanan, pero yan ang totoo. Kapatid, bilang tayo mga leader ng bansa, sumunod po tayo sa tamang panahon na binibigay ng Diyos. O batas ng Diyos. Dahil kung kayo nga po nagpapasunod sa mga taong bayan, higit tayo ng mga leader na ano ng Lord itinalaga, ay dapat din tayong sumunod. Eh di ba sa aklat ng Roma? Mamaya po, basahin po natin. Sa aklat po ng Roma, nandudong po yun. Na yung mga leader ng bansang ito, ang sabi po dito ng Lord sa Roma 13, ang bawat tao pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang umiiral ay tinatag ng Diyos. Ay ba't hindi sila nakakaunawa? Pati Linggo nagpapatrabaho. Mamamatay na yung mga tauhan sa trabaho. O kita mo po, walang pahinga. Ay yung kalabaw nga nagpapahinga, yung tao ayaw magpahinga. Kaya maraming namamatay ngayon. Kaya nga ang mga, sabi nga dito sa verse 2, kaya nga ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos. At lalapatan ng parusa ang sino man lumalaban. Ay kung yung tao nga, sinasabi dito, lumalaban sa pamahalaan, aba, lalapatan ng parusa. Eh lalo na rin po yung namumuno na mali rin ang turo. Ang Diyos po yung walang itinatangi. Sabi ng Panginoon, lahat tayo magsusulit. Kaya mag-ingat po tayo. At sabi niya dito, ulitin ko po, kaya nga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos. At lalapatan ng parusa ang sino man lumalaban. Verse 3, ang mga pinuno ay dapat katakutan. Tama, lingkod yan ng Diyos nang gumagawa ng masama. Ngunit, walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. Kapag tayo gumagawa ng mabuti, wala tayong dapat ikatakot sa sino mang taong namumuno dito sa mundo. Pero kung may ginagawa kang kalokohan, ay talagang matakot ka dahil kaya kang ipabilanggo nila. Ang sabi ng Lord, walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa na mabuti. Sa verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kita niyo po. Sila'y mga lingkod ng Diyos dito sa lupa, literal. Pero hindi sila lingkod sa espiritual. Iba naman po yun sa espiritual, sa banambahan yun. Kaya sabi niya dito, kaya nga dapat kayong pasako. Hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon, I am matuloy. Kailangan po natin yun. Yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Kita niyo po, ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at sila ang namamahala sa mga bagay na ito. Kaya nakita mo, kahit kapwa nila opisyalis, kapag hindi ka nagbabayad ng buwis, may kapangyarihan silang kasuhan ka. Ay di sila rin na namumuno at nagpapatrabaho sa mga empleyado kapag araw ng Linggo, kakasuhan din niya ng Diyos. Sabi ko sa inyo, sabi nga ng Lord sa aklat ng Roma 14 verse 12, kaya't lahat tayo magbibigay sulit sa Diyos. Anuman ang naging katungkulan mo sa mundong ito,
literal man, spiritual man, lahat po yan pagsusulit sa Diyos. Wala pong exempted dyan. Kaya kayo pong mga namumuno po sa ating bayan, ay magbasa-basa po tayong Word of God. Doon po tayo sa katotohanan sumimba, hindi sa kabulagan. Ito po sinasabi ng Lord. Sabi ng Lord, huwag kang matakot, isiwalat mo ang katotohanan. Dahil ang Diyos ang iyong kasama. Bakit ka matatakot? Eh, mabuting ang malaman nila para sila magbagong buhay. Amen po ba? Eh, kung tayo pinamumunuan nila, ay sumusunod tayo, ay dapat din silang sumunod sa batas ng Diyos. Para hindi rin sila, ano, kasi sabi ng Lord, lahat tayo magbibigay sulit sa Panginoon eh. Ngayon, mabuti na. Baka sabihin, ay, Panginoon, hindi ko po yung narinig. O, paano nga, yung sinasambahan mo ay nasa kabulagan, kaya hindi mo matalo maririnig. Pumunta ka doon sa tunay na pananampalataya. Ano pa pong sabi niya? Pagbabasa. Ay kung ang libro na napakarami, pinagtsatsagaan mong basahin, higit mong pagtsagaan ang Biblia. Kasi, ang Biblia po, tatalino ka nito, magbabago ang buhay mo, magagaling ang karamdaman mo, at higit sa lahat, maliligtas ka. Ay magbasa ka man ng libu-libong encyclopedia. Kung ang buhay mo naman ay maimpyerno, ay wala yan. Sabi na ang tunay na katalinuhan dito ay anak ka ng Diyos. Kilala mo ang tunay mong Diyos. Sumasampalataya ka sa Kanya, nananalig ka sa Kanya, sumusunod ka sa Kanyang kalooban. Yun ang totoo. Hindi po tayo nagyayabang. Ano po? Kasi ang Spirit ni God dito ang nagtuturo sa lahat ng tao. So, sabi nga, kung tayo mayroong ipagyayabang ang salita ng Diyos, no? Dahil Kanya ang langit at lupa, wala tayo dito pagmamayari. Pahayag chapter 1, verse 3. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig sa hulang inihayag nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat ang lahat ng ito ay malapit ng maganap. Sabi nga, kapag tayo bumabasa ng Word of God, ng Biblia, ng aklat na ito, at mga nakikinig, ito ay, ano, sabi niya, mapalad ang mga bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig. Katulad niyo po, nakikinig kayo, amen po ba? Sumapalad po kayo, sabi ng Lord. Hindi niya sinasabi dito na mapalad ang mga di bumabasa, kundi mapalad yung mga bumabasa. Why? Marami kang nalalaman. Marami tayong natututunan. Marami tayong pagbabago sa buhay. Marami tayong ano? Pagpapala sa Diyos. Tulad niyan, ay kailangan ko pala magsimba pag-araw ng Linggo. Ay hindi. Mag-swimming muna tayo. Mag-good time naman tayo. Monday to Friday, puro trabaho hanggang Sabado. Linggo naman, mag-swimming tayo. Mali yan, kapatid. Sabi ni Lord, walang gagawa sa araw ng Linggo. Binigyan ka ng anim na araw to work. Huwag mo nang nakawin yung araw ng Panginoon. Kapara sa Kanya lamang. Imagine, sa isang buwan, 30 days, apat na Sunday lang o kaya limang Sunday lang, mayroon ang isang kalendaryo, kukunin mo pa, ay talagang magnanakaw ka nga rin. Ang tawag dyan, magnanakaw, yung mga taong ninanakaw ang araw ng Linggo na hindi nagsisimba, magnanakaw. Bakit? Inatrabaho niya pa yung para sa Panginoon eh. Siya ang Diyos ng kanyang buhay. No? Huwag po tayo ma-offend. At ma-offend ka na, magbago ka na kapatid. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Maiksi na ang panahon, no? Ano po, sa pang-apat, pag-aaral. Yan, study. Sa aklat ng Gawa, Acts chapter 17, verse 11. Ang sabi po dito, mas mabuting kausapin ang mga Hudyo roon kaysa mga taga-Tesalonica. Willing-willing sila ng pakikinig
sa pangangaral ni Pablo at sila'y sinasaliksik at sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang mga sinasabi niya. Ngayon, bakit sila nag-aalinglangan po sa turo ni Pablo? Bakit yung mga Hudyo na yan ay lagi pong tinutulog sa noon si Pablo? Dati-dati, kakampi nila si Pablo, di ba? Pero si Pablo po ay naging born again Christian. Nakilala niya ang katotohanan. Si Jesus, ang tunay na Diyos na sinugo sa mundong ito. Yung ibang iglesia, hindi tinatanggap si Kristo as Lord and Savior. Ano lang daw, tao lang. Marami din sa panahon natin ngayon, mga Hudyo. Pero yung mga sabi nga ng mga Hudyo noon, na mas sinasaliksik nila yung ano, pakikinig at pangangaral ni Pablo. Bakit? Araw-araw. Kasi tinitingnan nga nila kung totoo ang sinasabi ni Pablo. Kasi dati si Pablo, kakampi nila o kasing kaisa nila. Pero nung si Pablo naging Kristiyano, laging pinapapatay niya yung mga tagasunod ni Kristo, inuusig niya, pinabibilanggo niya, babae, lalaking, abutan. Pero nung si Pablo ay nagbago na po, nakilala niya ang katotohanan, yun po. Yung mga Hudyo ay ano na po sa kanya? Nakausig na rin. Dati kakampi ni Pablo, pero ngayon hindi na po noon. Kaya sabi niya dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsikapon mo maging karapat dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo sa katotohanan. Yan ang sinasabi ni Lord ayon po sa sulat, Apostle Paul, ang sinasabi niya kay Timothy, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo sa katotohanan. Hindi po natin po pwedeng bawasan. Sabi nga ng Panginoon sa aklat ng Deuteronomy, chapter 4, verse 2, huwag mo itong daragdagan, ni babawasan. Bakit? Kumpleto po ito. Perfect po ang salita ng Diyos. Panglima, memorize. Yan, isaulo. Sa awit, 119 or Psalm 119 verse 11. Ang banal na kautusan sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Yan ang sinabi niya. Sa Old Testament po ito na ang banal na kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Deuteronomy chapter 6 verse 6. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip. Yan, ang gusto ng Lord, itanim natin. Bakit? Napakahalaga po nito. Hindi ito mawawala, hindi ito pwedeng nakawin. Kung ang ginto sa lupa, ang pera dito, o anumang kayamanan dito sa anong mga cellphone na yan, o anumang bagay na material dito, ninanakaw ang salita ng Diyos. Pag itinanim niya ng Lord sa ating isip at puso, hindi po yung kayang nakawin ni Satanas. Maliban lang kung ipanakaw mo. Amen po ba? Sa Kawikaan, chapter 7, verse 1. Proverbs, aking anak, salita ko sana iingatan. Itanim sa isip at huwag kalimutan. Ayan. Yan ang kabilin-bilin ng ating Panginoon. Ayon po sa sulat ni King Solomon, na aking anak, salita ko sana iingatan. Itanim sa isip at huwag kalimutan. Mahalaga po ito. Kahit po tayo nagtatrabaho,
kahit po tayo, ano man ang ginagawa, huwag na huwag natin kakalimutan ang sinasabi ng Lord. Ako ang prayer ko, ganito Lord, loobin mong itanim sa pinakamalalim na parte ng aming puso ang mga salitang at huwag itong mabunot ng kaway. Yan. Ang demonyo lahat, binibigay sa tao para ang tao ay mahaling sa mga material na bagay at malimutan ang pananampalataya. Nakapag-aral, nakapag-trabaho, mundo ang kaang kasama, hindi ang Diyos. Maraming Kristiyanong ganyan, nag-turn back, bumalik kay Satanas. Bakit? Natikman na ang grasya na binigay ng Diyos. Ganon kasama ang tao. Yan ang tinatawag ng mga walang utang na loob. Kaya ang Panginoon, sabi nga ng Panginoon, mabuti pang hindi mo nalaman ang katotohanan kaysa nalaman mo at babalikan mo ang kasamaan. Ito basahin po natin para maniwala po kayo mga baguhan. Baka sabihin naman nyo, ay, gawa-gawa lang nila yan. Si Satanas pa'y napakasinungaling. Ang sabi po dito ng Lord sa 2 Peter chapter 2 verse 21. Ito at ang saan niya? O dito tayo magsimula sa verse 20 para maintindihan po natin lalo. Nakaiwas na siya sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maakit ng dating masamang gawain at tuluyang malupig nito, ang magiging kalagayan nila ay masaul pa sa dati. Diba? Ano na? Tinakwil mo na si Satanas. Tinanggap mo na si Jesus as your Lord and Savior. Linggo-linggo nagsisimba ka na. Dahil may hinihingi ka na sa Diyos. Makapagtapos ka, makapagtrabaho ka, makapagpamilya ka, nung natikman mo, tumaligod ka kay God. At sabi ng Lord, winawarningan niya ang lahat ng Kristiyanong tumaligod. Mabuti pang hindi natutunan ang daang matuwid kaysa talikdan matapos matutunan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Kung magkagayon, sabi niya dito ha, angkop na angkop sa kanilang kasabihan, ang aso ay hayop, bigkas ang damdamin, na sa isinuka ay magbabalik din. Nagbabalik din. Ito namang baboy, paliguan mo man, babalik muli sa dating lukuban. O, kita niyo po. Maraming taong ganyan. Yung mga tumaliko niyan sa iba't ibang churches ng Christian, kawawa talaga yan. Sasabihin ko na po sa inyo. Kasi ang Biblia na nagsabi, na nakaiwas na sila sa kasamaan ng daigdig at kumilala na kay Kristo. Imagine, inalay niya na ang kanyang buhay, dugo ang umagos sa kanyang katawan. Ikaw mang kaya kapatid, at linlangin ka ng kaaway, eh papayag ka ba? Siyempre, naroon yung kanyang paghihiganti. Diba sabi ng Lord? Akin ang paghihiganti. Yan. Kaya kung tayo po ay may nalalabi pang takot, kapatid, mag-init ka uli. Katakot-takot na hingi ng tawad kay God. Baka sakaling patawarin ka pa. Kaya kinumpara niya nga ang tao eh. Saan? Nagpagkagayon. Ang aso ay hayop. Sa likas ng damdamin, di ba ang aso? Kinain niya. And then pagkatapos, pag hindi na, na gustuhan ng sikmura niya, susuka again. Ganun din ang baboy. Paliguan mo yan, nainitan yan, babalik yan sa dating lubluban. Bakit? Nainitan uli. Ganun kinumpara ang mga gumagawa ng kasamaan kay Kristo. Ay tao po tayo, hindi po tayo baboy, hindi tayo aso. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga pinagagawang hindi tama. Pinagaling ka na, binigyan ka na ng panibagong buhay. Kumo ikay pinaginhawa na, natikman mo na yung hiningi mo, bumabalik ka sa dating gawa. Kapatid, matakot ka. Wala na sa iyong ibang magliligtas. Isang beses lang tinakda si Lord na ipinako sa krus.
Sabi niya, itinakda minsan lang ang tao mamatay. Ito, sabi niya sa Hebrew 10 verse 27, wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating. Ang paghuhukom at nangangalit na apoy natutupok sa mga kalaban ng Diyos. Ay, maraming kalaban ng Diyos. Yung mga hiniya si Kristo kay Satanas, kalaban ng Diyos yan. Kaya sabi ng Lord, wala na. Wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay na sa darating. Ang paghukom. At nangangalit na apoy sa mga kalaban ng Diyos. So, yan po. Kaya, matakot po tayo. Huwag natin katamaran ang pakikinig, ang pagbabasa. Oras-oras may panahon ka manood ng telebisyon, pero pagbabasa, tamad ka. Wala kang panahon. Sino magliligtas sa'yo? Si Satanas? Hindi ka liligtas ni Satanas? Dadaling ka sa gatong. Si Lord na nagsasabi niyan. Takot-takot na darating na pag-uukom. Apoy na tutupok sa kanyang mga kalaban. Sabi po dito sa pang-anim, meditate. Pagdili-dili. 2 Timothy chapter 2 verse 7. 2 Timothy chapter 2 verse 7. Dili-diliin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipaunawa sa iyo ng Diyos. Meditate. Kung tayo mahilig kumain, ito po ay pagkain ng ating kaluluwa. Higit po nating dili-diliin ito. Dahil kumbaga sa ano, mas masarap pa ito kaysa pagkain. Ang pagkain, pag pumasok sa bibig, punta sa tiyan, pagkatapos sa tiyan, ilalabas sa ating, ano, lalabasan ng ating dumi. Ang salita ng Diyos, kapag ito dinili-dili natin, pupunuin tayo ng Lord ng karunungan. Kahit elementary lang ang tinapos mo, high school ka man, o college ka man, kapag si Lord ay kasama mo, talo mo pa ang isang edukado na politiko na lagi na lang nakikipag-away sa debate. O, sasabihin ko po sa inyo yan. Dahil ang Panginoon ay pag-ibig. Sabi nga, di ba? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip at lakas at buong kaluluwa. Ay tanungin mo yung mga politiko na yan, yung mga nag-aaral dito sa mundong ito, na mga titulado. Tanungin mo yan kung ano ang Diyos. Wala ang sagot yan, maniwala ka sa akin. Lalo yung mga hindi nakakala, at sabihin ko na po sa inyo, 100%. Hindi na maulan, ano? Alam ng Diyos yan. Joshua 1:8, huwag mong kaliligtan basahin ang aklat na yaon. Dili-diliin mo iyon. Yan, pagdili-dili uli. Araw at gabi. Sinabi ng Lord, araw at gabi. Hindi lang niya sinabing araw. Hindi niya lang sinabing gabi, kundi araw at gabi. Kasi two times, yung mga churches dito, yung mga iglesia na yan, yung mga brothers and sisters na yan, ang sabi ng Lord, 3 times kang magbasa ng Word of God para may anointing ka. Pag hindi ka nagbabasa ng Word of God, mayroon ka rin anointing. Amoyting nga. Hindi anointing. Sabi ng Lord, dili-diliin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Tumanda na po ako ngayon, hanggang ngayon, ngayon ko lang ito nalalaman. Dahil yung aming pinanggalingan, wala namang ganong tinuturo. Sabi na natin, nag-aral silang 12 or 8 years. Wala. Paulit-ulit, labas, upo, tayo, tayo, ano. Wala. Kahit hindi ka nararapat mag-communion, magko-communion ka, ay kasalanan pala yun. Kahit may kasalanan, ano, hindi ka nakapag-confess. Communion ka ng pag-communion. Masama din yun pala. Kaya salamat sa Lord, binuksan po ng Lord ang ating isip.
may being ginamit na mga leaders, mga pastor, na tayo makakilala sa Kanya. Sa last verse natin, or sa last chapter natin na babasahin, dito po sa aklat ng Santiago. Sa aklat ng Santiago chapter 1, tungkol po ito sa pagsasagawa. Di ba sabi ng Lord, isagawa natin ang salita ng Diyos, no? Kaya may lima tayong daliri, pananalangin, ano pa? Pakikinig, pagbabasa, pag-aaral, pagdili-dili, at pagsasabuhay. Yan, ito pong huli, pagsasabuhay. Kapag nawala yung ating isang daliri, apat na lang yan. Plus palad, lima lang. Kailangan complete. Lima. No? Paliban lang, pag naputol yung isa mong kamay, mayroon pa rin lima. Tama po ba? Kailangan natin yung hear, read, study, memorize, application, and prayer. Yan po. No? Mahalaga po yun. Complete. Kumbaga sa daliri ng tao, complete. Hindi incomplete, no? Sabi po sa aklat ng ano ng Santiago, basahin po natin tungkol sa pamumuhay or application. Santiago or James chapter 1 verse 22 downward. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Bakit? Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin. Anong ginawa? At umalis matapos makita ang sarili. Agad nalimutan ang kanyang ayos. Ito naman eh. Kapag tayo na nalamin, bigla na tayong umalis, nalimutan natin ating sarili, ang ating mukha, kung anong ayos mayroon ka. Maliban lang kapag tayo umarap ulit sa salamin. Doon niya kinumpara yung mga nakikinig ng salita at hindi nagsasagawa. Nito ay katulad ng isang taong umarap sa salamin. Pagkatapos umalis, hindi na nakita ang sarili. Agad nalimutan ang kanyang ayos. Dito sa verse 25, ngunit ang nagsasaliksik, yan, nanaliksik ha, na-apply, nagsasagawa. Nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot ang taong yan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Amen? Ang sabi ng Lord, yung mga taong nananaliksik at patuloy nagsasagawa, ina-apply paglinggo, nagsisimba, kapag gagising, nagbabasa ng Word of God, nananalangin, bago matulog, nananalangin muli, baka bangungutin ka, hindi ka na magising, at least ligtas yung kaluluwa mo, nakahingi ka ng tawad, kasi oras-oras nagkakasala ang ating paningin, ating pandinig. May maglakad lang dyan, nakarinig ka ng nagmura. Nagkasala ka na rin. Kung ano nang nasasabi sa isipan mo, di ba? Kaya sabi nga dito, yung mga nananaliksik at patuloy nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao, ay hindi isang tagapakinig lamang. At pagkatapos ay nakalilimot ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Oh, may promise ko si Lord na pagpapalain. Ano yung pagpapala na yun? Spiritual na pagpapala at the same time literal na pagpapala. Amen? Ay sister, bakit yung iba hindi naman nagkaganito pero pinagpapala? Iba po ang nagpapala dyan, si taning. Tanggan po natin, biblical po yun.
Dahil doon sa aklat ng Mateo chapter 4, verse 9, sabi doon ng ni Satanas sa tao, gusto ko pong i-ano sa inyo, bago tayo mag-closing prayer, para doon sa mga baguan na nakikinig o hindi man, yung mga pinagpapala na walang totoong relasyon sa Diyos, iba po ang nagpapala niyan. Si Satanas man, marunong magpala. Kaya nga lang, pinagnakawan yung oras, at the same time, pinagnakawan niya yung kanyang pagpapala. Ito ang sabi niya, sa aklat ng Mateo 4, nung si Jesus tinukso, sa verse 8, sabi niya, pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok, mula roon ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng salibutan at kayamanan ng mga ito. Ano sinabi niya? Verse 9, sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatiraba ka at sasamba sa akin. Okay, tamo na. Anong sabi ni Jesus? Sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambay mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ay ngayon, ang tao, dalawang pinaglilingkuran. Isang material, isang spiritual. Tama po ba? O kaya literal? Ay sister, sana ko doon, kapag ikaw tumutuong sumusunod kay God, ay si Lord ang iyong Diyos. Pag hindi ka totoong sumusunod, ay si Satanas ang Diyos mo. Kasi ang sabi dito, at sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. Magpatirapa ka lang at sumamba sa akin. O, Linggo, hindi nagsisimba. Nagpapatirapa sa trabaho hanggang sa mamatay. Pag may sakit, lulugo-lugo, doon lang tatawag ng Diyos. Abay, mahiya tayo sa Panginoon. Pag tayo tinuturuan po ng salita ng Diyos, itabuhay na po natin, i-grab na natin yan. Kasi iba-iba po ang preaching na sinasabi linggo-linggo kahit sa mga online. Hindi nyo po ba napapansin? Napakaraming churches ngayon na nagsisilitaw na. Iyan na po ang sign ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ngayon, kung ayaw kang makinig, it's up to you. May free will po tayong pumili. Gusto mong impyerno? Ibigay naman sa'yo ng Diyos yan. Gusto mo ng langit? Ibibigay din sa iyo ng Diyos yan. Kaya kapatid, huwag po tayong ma-open, ano? Masakit ang katotohanan. Pero sasabihin ko po sa inyo, ito lang ang magpapalaya sa atin. So, God bless po sa ating pakikinig. More blessing, spiritual and material sa ating lahat. Kahit man tayo pagpalain ng Lord, igit na sa puso natin siya at isaisip natin ang Panginoon. Amen po ba? So, pansamantala po tayong magsiyuko, mga kapatid, at tayong manalangin. Yes, Father God, marami pong salamat sa aming napakinggan muli sa hapong ito, Diyos, na naway ito'y magbigay liwanag, kapayapaan sa aming buhay. Panginoon, kahit mang kami mga babae, sinabi mo sa huling araw, ibubuhos mo ang banal mong Espiritu Santo sa lahat ng tao. Hindi man lahat ng tao tumanggap ng Espiritu mo, Diyos, subalit mapalad ang mga tumanggap nito, Panginoon, at hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Lord, salamat po, Panginoon, sobra-sobrang pasasalamat, sukdulang pasasalamat na walang hanggan. Dahil sa dinami-dami ng tao, isa kami sa mga pinili mo at hinirang. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga brothers and sisters na sasa abroad, Panginoon, naway ingatan sila, ilayo sa mga karamdaman, ilayo sa mga kapahamakan, kaligaligan, kabalisan, takot, pangangamba. Lord, kahabagan mo ang aming mga kapatid nito, O Diyos. Ang aming mga pamilya, ang mga leader ng aming bansa, bansang Pilipinas, O Lord, mulang presidente hanggang sa mga barangay. Lord, iupin mo po ang kalang mind na magkaroon ng kapayapaan ng bansang Pilipinas. Bless your people, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, patawarin mo ang mga taong ito. Patawarin mo kami sa aming mapagsalangsang na hindi tama, O Lord. Bigyan mo po kami ng peace of mind. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng tunay na pananampalataya at higit sa lahat, ilayo kami sa lahat ng makaramdaman sa buhay. Rubin mo na, Panginoon, at tapusin ang COVID na ito, Lord. Hallelujah. Ikaw ang nagsabi, Panginoon, sa iyong mga salita
na walang COVID na nangyayari sa bansang ito, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Jesus, Holy Spirit. Tapos na ang mga kalamidad na yan, ang salot na yan. Hallelujah, Lord. Bigyan mo po ng kalayaan ng maraming tao, Diyos. Hallelujah. Hindi man kami, Panginoon, nakakulong sa riyas na bakal, subalit nakakulong kami, Panginoon, sa mga bagay na panduloko ng aming kapaligiran. Lord, marami pong salamat. Panginoon, patuloy mo po kaming palayain sa lahat ng sumpa mo, God, in the name of Jesus. Salamat po, Diyos, sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng biyaya. Purihin ka ngayon at magpakalaman. Ama, binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, tanging sa iyo lamang. In Jesus' name, amen. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po kayo.